What motivates you? Bakit nga ba tinatanong ng mga job interviewers ang question na ito? Dahil ang pinakapangunahing reason, gusto nilang i-assess kung ano ang nag-uudyok sa'yo para magtrabaho ng mabuti, or gusto nilang malaman kung ano ang motivating factor para sa'yo. For sure naman lahat po ng mga tao ay may kanya-kanyang motivating factor para mas lalong galingan nila or para pag-igihan palalo ang kanilang mga ginagawa. Kaya kung interesado ka at kung gusto mong malaman kung paano sagutin ang interview question na ito, please stay tuned and watch until the end. Hello dear applicants, pag-usapan natin ngayon ang mga tips na dapat nating i-consider sa pagsagot sa interview question na ito. Tip number 1, mga answers na dapat nating iwasang isagot. Mga sagot na dapat nating iwasan gaya ng self-centered answers. Halimbawa, money or pera. Kahit totoo pa na motivated ka by money, please iwasan po nating isagot ito during your initial interview. Pero may good news po tayo. Kung totoong money or pera ang iyong motivating factor, meron po tayong mas magandang sagot po dyan. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Another example ng self-centered answer, iwasan po nating isagot that you are motivated by promotion, kahit ito ay totoo pa. Kasi di ba may mga empleyado na ngayon na sasabak pa lang sa interview, ang nasa utak na niya ay yung promotion, yung position agad-agad. Diba? Wala pang napapatunayan. Nasa first step pa lang ng hiring and selection process pero mataas na agad yung expectation niya. So, iwasan po natin isagot yung mga ganitong answers gaya ng promotion. Next, mga factors na labas na sa trabaho gaya ng mga too personal na mga sagot about your family and etc. Kahit totoo pa po na ito ang inyong mga motivating factor, kung labas po yan sa trabaho ay hindi po magandang sagot. Pero gaya ng nasabi ko, mamaya ay meron po tayong mas magandang sagot para dyan. Gaya po ng paulit-ulit kong sinasabi sa mga previous reviews po natin, please, ang mas magandang isagot po natin ay para sa mga companies or yung may maiko-contribute na maganda. Yung may mga maidudulot sa company na pinag-a-applyan po natin, hindi pang sarili agad-agad, hindi yung puro kabig. Ang goal po natin ay para mapa-impress ang job interviewer po natin, lalong-lalo na kapag marami kayong mga aplikante, kapag marami kayong mga nag-aagawan sa iisang position. Okay, so ang goal po natin, iwasan po natin magbanggit ng mga self-centered answer, yung mga kabig pansarili na sagot. Instead, ang isagot po natin ay yung mga bagay, yung mga sagot na mararamdaman or maiisip ng job interviewer na may maidudulot na maganda sa company nila. Yun po ang ating rule. Tip number 2, preparation. Paghandaan po natin ang ating job interview. Ang gawin po natin, kunin po natin at i-review po natin ang job hiring post ng company na pinag-a-applyan po natin. Ito yung papel na nakadikit mismo sa harapan ng building or yung company na pinag-a-applyan natin or maaari din natin itong makita sa online. Again, kunin po natin ang job hiring post, i-review po natin, tignan po natin yung job qualifications and job requirement na naka-enumerate doon sa job hiring post nila. Narito ang halimbawa ng job hiring post na mayroong job requirements and qualification. Company ABC is looking for an applicant, tapos naka-enumerate yung job hiring qualifications and requirements gaya ng results-driven, self-motivated, can work under pressure, willing to be trained, and team player. Ito po ay isang halimbawa ng job hiring post. Ngayon, ang gawin po natin, i-copy po natin ang job requirements and job qualifications sa job hiring post na ito. Dahil dito tayo kukuha ng ating magiging sagot sa interview question na ito. Narito naman po ang mga sumusunod
na maaari nating pwedeng gawing sagot as motivating factors. Now, example, nakita mo from that job hiring post, we are looking for an applicant na results-driven. Question, ano ang motivating factor na sa tingin mo ay pwede nating gamiting sagot kapag ito ay ating nakita? If sa tingin mo ay results-driven person ka, then pwede nating isagot, I am motivated by targets. Ito ay halimbawa para sa mga roles or sa mga positions na related sa sales, na motivated sila by targeting something, na makakaramdam sila ng satisfaction, na feeling nila successful sila sa kabila ng mga challenges na pinagdaanan nila para lang makamit ang target na yan. This is a great achievement para sa kanila. Mas ginagawa nila ang the best nila or mas pinag-iigihan pa nila ang kanilang magiging trabaho dahil ang aim nila is to meet or to hit that target. Kasi once na na-hit nila or na-meet nila yung target na yan, ibig sabihin may incentive or may commission, may bonus, or maaring for promotion. Ito yung sinasabi natin kanina na kapag ang motivating factor mo ay money or pera or promotion, wag na wag po nating ida-direct na sasabihin na I am motivated by money or I am motivated by salary or I am motivated by promotion. Wag po nating ida-direct na isasagot yon. Instead, ito po yung gagamitin po nating sagot. I am motivated by targets. Dahil, once na ang isinagot natin ay I am motivated by targets, hindi lalabas na makasarili ka. Hindi lalabas na self-centered person ka or hindi lalabas na kabig pansarili ang ating sagot. Kundi parang ipinaparating mo or ipinaparamdam mo sa job interviewer na targets, ibig sabihin para sa company, para sa ikabubuti ng company or para makapag-contribute kahit papaano sa company na pinag-a-applyan mo. So, good point yon. Pero alam naman natin lahat na once na nakatarget ka, ibig sabihin ikaw ay good performer. May kaakibat na incentive yan, may commission yan, or a higher salary, or promotion. So, patungo pa rin ito sa pinakatotoong motivating factor mo na money or promotion. Again, once na nakakita ka from the job hiring post ng company na ina-applyan mo ay, we are looking for someone na results-driven, then ang pwede nating gamiting sagot, I am motivated by targets. Next, mula pa din ito sa job hiring post na nakita natin from that company. Example, ang sabi nila, we are looking for someone na self-motivated. Then kung sa tingin mo naman ay ikaw yan, kung sa tingin mo ay nagre-reflect yan sa iyong personality or sa iyong trait, then ang pwede nating isagot, I am motivated by responsibility. Dahil may mga workers, may mga employee na once na nabigyan sila ng responsibility, ibig sabihin din ay ikaw ay self-motivated. Meaning you are motivated to do something or to achieve something because of one's own enthusiasm or interest without needing pressure from others. Ikaw yung in charge, ikaw yung responsible. Kasi once na ikaw ang responsible sa isang task or sa isang project, ibig sabihin ikaw ang accountable. Ibig sabihin once na nag-failed ka or nag-failed ang iyong project or yung task, tatawagin nila ang attention mo. Ano yung nangyari? Bakit ka nag-fail? Okay, so ikaw yung sisisihin nila. Pero in a positive side naman, kapag ikaw ay nag-success, or kung naging maganda or positive ang naging result ng iyong project or yung isang task, ikaw naman ang ipipraise nila, ikaw ang may reward. Dahil nga, ikaw ang responsible dito. Next, if nakita mo from the job hiring post, na ang sabi, we are looking for someone who can work under pressure and deadlines. Then, kung sa tingin mo naman ay ikaw to, then kung sa tingin mo ay related ito sa iyong personality and sa iyong trait, then ang pwede nating sabihing sagot, I am motivated by deadlines. May mga empleyado na motivated sila by pressure and deadlines. Ito yung kapag binigyan sila ng task under pressure, mas nakakaramdam sila ng excitement, mas ginaganahan pa sila lalo dahil sa pamamagitan ng pagsiset ng deadlines, dito lumalabas ang kanilang eagerness, ang kanilang creativeness, resourcefulness, dahil dito nasusukat ang kanilang pagiging efficient, effectiveness, and productive person. Mas nakakaramdam sila ng satisfaction, ng success,
and rewarding on their part kapag natapos nila ng maayos ang kanilang task under pressure or nagagawa nila ang kanilang task on time. Next, once na nakita mo from that job hiring post nila that we are looking for someone who are willing to be trained, then kung sa tingin mo naman ay ikaw yan, or kapag nakaka-relate ka, then pwede po nating sabihin, I am motivated by continuous learning. Ito ay yung kapag ikaw ay masaya kapag may natututunan ka. Ang pinaka-goal mo dito is to learn and grow. Mas lalo kang ginaganahan, mas lalo kang excited na pumasok sa trabaho kung alam mong meron ka na namang matututunan at the end of the day. Para po mas makatulong, narito po ang mga concrete examples. What motivates you? Sir, I am motivated by targets. Mas ginaganahan po ako sa aking trabaho once na may target po ako dahil dito ko po nakikita na effective and efficient po ako by means of hitting targets. Napakalaking factor po para sa akin ito being a results-driven person na once na nakatarget po ako, hindi lang po expectation nyo ang na-meet ko but also a great achievement on my part. What motivates you? Sir, I am motivated by deadlines. Mas lumalabas po ang problem-solving skills ko kapag nabigyan po ako ng task under pressure because this gives me a great sense of achievement. Once na nagawa ko po ng maayos ang aking task on time, ibig sabihin po nun ay na-achieve ko din po ang aking goal. At malaking achievement po yun para sa akin dahil napatunayan ko po sa sarili ko na effective po ako since natapos ko po ito ng maayos sa naiset na tamang oras. At yan po ang ating halimbawa. Again, pwede po kayong mag-research. I-modify po natin ang ating halimbawa. Pwede po nating dagdagan. Pwede po nating bawasan. Depende po sa inyo kung paano po natin sasagutin ang interview question na ito. Ang review ito ay binigyan ko lang po kayo ng basis kung paano sagutin ang interview question na ito. What motivates you? Sana po ay nakatulong po ang ating mga videos and tutorials, lalong-lalo na po sa mga kaibigan natin dyan na wala pang work experiences or mga fresh graduates pa lang. Yun lamang po sa araw na ito. Again, my name is Dao and this is our channel, Dao's Perspective. Thank you for watching.